Nakakatuwa lang isipin na may mga ganito na tayo ngayong structure dito sa ano, itong mga ganitong buwan ginagawa, skyway na to, pwede naman pala itong magawa, ano, kaya naman pala ito ng ating bayan na patayo. Bakit eh, napakarami yung nagdaan na ano, administration hindi po nagawa. Nakakapanghinayang po ng ano, nakakapanghinayang po ng kumbaga napakaraming taon ang lumipas hindi nagawa ito. At ito ngayon ang ating presidente nga dito ay sinasabi ng karamihan na bastos daw ang salita. Pero nakikita naman po natin na may nagagawa. Okay na yung palamura. Para sa akin, okay na yung palamura. Kaysa sa puro papugi na ang ginagawa ay puro lang naman po interview. Ito ay mapapakinabangan na natin ito. Kasi itong Skyway ngayon ay bukas na. Sa may mga sasakyan dyan, enjoy nyo ng ride dyan sa Skyway. Yan ay napakabilis po ng transpo mula dito sa Balintawak hanggang Alabang na yata yun. Nakakapanghinayang lang kasi kung noon ginawa agad ito, hindi sana hindi na tayo umabot doon sa punto na yung ating kalsada dati ay para ng napakalaking parking lot. Sana magtuloy-tuloy pa po ito at sana sa mga darating pang mga ano, darating pang mga papalit na mga opisyal, gaya presidente, vice presidente ng ating pamahalaan ay maging progresibo pa rin yung kanyang mga project. Maituloy pa rin yung nasimula ni BRRD. At sana matapos na rin yung ating mga pinapangarap na dati pangarap lang natin ngayon ay nangyari na. At napakaganda po, nakakatuwa pong isipin na kaya din naman pala ng ating bayan magpatayo ng ganito. Dati nakikita lang natin to sa ibang bansa, lalong-lalo na dati yung mga kasamahan namin na mga engineer dito sa aming trabaho. Pumupunta sila sa ibang bansa pagdating nila doon, sabi nila napakaganda daw ng kalsadahan doon. Tapos sabi nila sana dumating din ng punto na gaya din dito sa atin ay mangyari din yung mga nakikita nila sa ibang bansa. At ito nga po ngayon, gawa na po yung ating mga daan dito sa ibabaw. Sana hindi lang po dito sa Metro Manila, sana magkaroon po ito ng mga extension papunta sa mga iba't ibang ano natin city o kaya mga province para maging maaluwan ang ating mga kakalsadahan. Mabilis ang transpo, madali nating mailulusot yung ating mga produkto galing sa probinsya papunta dito sa syudad. Enjoy po natin itong ating mga kakalsadahan at ingatan natin ito para sa atin ito at sa mga susunod pa nating mga saling lahi. Yan. Kung wala yung Skyway na yan ngayon dito, tambak dito ang sasakyan sa baba. Nakakatuwa isipin po na itong kalsada na ito ay dati pag dumaan dito ang mga sasakyan talaga naman. Ngayon medyo moving, may ano naman din, may mga traffic din, kaya lang sa mga intersection na lang nagaya nito stop light. Silaw. Ayan po. Napakalaki po ng epekto niyan sa EDSA kasi kung
wala yan, yung lahat ng mga sasakyan ay side sa dadaan. At baka haba po ng biyahe. Ikotin yung etsa isang ilang oras yun. Kung dyan lahat sa etsa dadaan ng mga sasakyan, di napaka ano po, napaka haba ng oras na gugugulin mo sa biyahe. Kung halimbawa galing ka ng norte, papunta ka ng Batangas halimbawa, ay dito sa Metro Manila ka dadaan, naku po Diyos ko, aabutin ka ng siyam-siyam bago makatawid sa kabila. Pero ito ngayon, dyan sa taas ang daan, pag galing ka ng norte, parang ang bilis na lang papunta dito sa parting Cavite o kaya Batangas, ang bilis na lang po ang biyahe natin. Sana wala nang maging sagabal dito sa mga kuhan, sa mga pinapangarap ng mga Pilipino na maayos yung ating kakalsadahan. At ayan po, mayroon pa tayong ano, mayroon pang pinagmamalaki si PRRD na subway. Pag yan ay nagawa, ang laki din ng ano po niyan sa atin. Ang laki po ng epekto. Iniisipin mo, napakaraming pira po ng ginastos dito para maitayo. Pero kaya din naman pala. Bakit po kaya ay sa mga nagdaang administration ay hindi nangyari ito? Ayan, at yung mga kuan, yung mga LRT natin, MRT, parang malapit na po rin maduktong dyan sa may bandang sa may bandang SM North at sa may Trinoma. Ayan, pag natapos din yan, may galing Muson, dito magtatagpo sa Trinoma. Kung galing kang Muson, papunta ka ng Monumento. Ayan, diretso na, lilipat ka lang. Kaya galing Muson, papunta ka ng Baclaran. Napakabilis po ng biyahe pagka yan ay natapos na. Tatlong sunod po ako na bastos na presidente ang umupo sa ating ano, ating mamuno dito sa ating bayan. Ay talaga naman siguro naman po ay napakaganda na po ng Pilipinas. Di bali na pong bastos magsalita basta may ginagawa. Ang hirap naman pagka puro pabungi tapos wala namang nakikita. Salamat sa mga nanonood. Love you all.